So welcome back mga kalapatids dito sa Madlalo TV. And today, isi-share ko sa inyo yung mga ginagamit natin na basic na mga vitamins para sa mga kalapati natin. Tara! Marami ang nagtatanong kung ano-ano mga vitamins o supplement ang mga kailangan natin ibigay sa mga kalapati natin araw-araw. Kaya naman ngayon, isi-share ko sa inyo yung mga ginagamit natin na mga basic na vitamins tulad ng mga to. Basic kasi itong mga vitamins na ginagamit natin mga kalapatids is yung mga madali lang hanapin sa tindahan, no? Saka mura lang sila, mababa yung presyo. May mga ilang vitamins kasi na mga di natin mabibili dun sa mga maliliit na poultry shop. Kaya itong mga madalas na available, ito yung mga ginagamit natin. Sa pagbibigay ng mga vitamins o supplement o mga gamot katulad ng mga to, meron tayong sinusunod na schedule, no? Sa mga breeder, sa mga may inakay, may itlog, o kaya sa mga flyers na walang training, sa mga stockbird. So ito yung ginagamit natin dyan, no? So itong daily program. So itong daily program na to, nagko-consist to ng mga basic lang na vitamins tulad lang ng mga malunggay, mga multi-calcium, bawang. So halos yung mga mumurahin lang na gamot. Then sa mga flyers naman mga kalapatids, meron din tayo nyan kung saan gumagamit tayo ng mga medyo advanced na gamot, no? Katulad ng mga reload yan, katulad nito. So ginagamit natin yan kapag may derby na, may training, hanggang sa mag last lap na nung karera. So ito nga yung ating programa dyan mga kalapatids, no? Sensya na medyo madumi. So ayan, halos kapareho lang nito yan mga kalapatids. Kamukha lang halos ng daily program natin. Ito ang derby program. May mga ilan lang tayong dinagdag na mga vitamins tulad ng mga... Ayan, nagdagdag tayo ng mga brewer, nagdagdag tayo ng mga cod liver. So ayan, halos in-upgrade lang natin, no? So nag-a-adjust tayo dyan. Depende sa pangailangan ng ibon, lalong-lalo na kapag derby na. So basically, ganun lang. Kung ano yung nakalagay dito sa mga schedule natin, kunyari Monday ngayon, kung ano para sa Monday, yung bibigay natin. Kung ano para sa Tuesday, for Tuesday yung bibigay natin, hanggang sa umabot tayo na Sunday. So ganun lang, araw-araw, ganun lang ginagawa natin. If ever man na may kailangan yung ibon, kunyari nagkasakit, doon tayo mag-a-adjust. So eto nga mga kalapatid, yung mga gamot na ginagamit natin, no? So kung mapapansin nyo, halos maliliit lang yan, no? Ayan. Alos yung mga tingi-tingian lang. Ito, yung dextrose, maliit lang. Tapos yung brewer. Tapos ang malaki lang dyan, ito, yung malunggay natin. Ayan. Tapos itong, ayan, yung belgasol natin, konti na lang, maliit lang din. No? Kasi nagagamit lang naman madalas to pagka karera. Usually ito, gumagamit tayo ng malunggay, which is source ng napakaraming vitamins na maganda sa mga kalapati natin. So ito mga kalapatids, gumagamit din tayo ng multi-calcium, no? So ayan, sa letrang B... Bingo! So ayan, multivitamins, 35 pesos ang isang lalagyan. Then ito, di rin tayo nawawalan nitong calcium, no? Maganda sa kalapati ito, pang manok. Pwede rin. So ayan, maliliit lang yung butil niya. So sinusubo natin ito sa mga kalapati, sa inakay, pwede rin. So ayan, mostly yun lang, yung dalawa lang na ito yung ginagamit natin. Yan, yung mga yan. Tapos kapag ka nakaluwag-luwag, pwede tayo magdagdag nitong power wings kung may budget. Medyo may kamahalan kasi power wings. So ito, maganda rin source ng mga vitamins to, saka pang-recover ng ibon, lalo-lalo na sa pampaganang kumain. So kung medyo mainan kumain yung kalapati nyo, bigyan nyo nito, check na gaganaan siyang kumain. So yung mga basic na ginagamit natin, ito ang mga malunggay, mga power wings, yung multi-calcium, ginagamit din natin yan kapag training, lalo na pagka malapit lang. Pero kapag lumalayo na, ito, nagdadagdag tayo ng brewer yeast. So ayan, yan yung itsura sa loob. So binibigyan natin to kalahati sa isang kalapate, no? So ito, nabibili ito mga kalapatid sa Mercury, sa mga drugstore, minsan sa mga poultry supply meron din. Pero mas masasuggest ito na bilhin nyo to sa mga putika kasi mas mura doon kumpara doon sa poultry supply. Then ito, syempre kailangan din natin to ng electrolytes. Ayan, electrolytes. So 16 pesos lang. Ito yung ginagamit natin. Magandang pag-recover ng ibon tuwing galing sila sa training. Syempre, di tayo nawawalan itong reload, which is kailangan nila. Yan, napaka-effective pang recover ng kalapate, no? So ayan, malaking tulong to para makabawi yung kalapate natin galing sa malayong karera, so malayong liparan. Once na pinatakan nyo sila nito pag uwi, dalawang patak or ibon, sigurado ilang minuto lang malakas na ulit yung kalapate nyo. Tapos for breeding naman mga kalapatids, mostly ang ginagamit natin dyan itong grits din. So ito, gumagamit tayo ng grits, dinadagdag natin yan sa daily program natin. So pwede natin itong bigay 2 to 3 times a week. So yan yung itsura niya sa loob. Ayan. So redstone yung gamit natin ngayon. Wala kasing available nung iba. So kung may Taiwan soil, okay din. Tapos nagbibigay din tayo sa kanila ng karagdagang ito, metrazine.
Bibigay din natin sa kanila to para iwas sipon, iwas halak para sa mga kalapati natin. Pero syempre, hindi nawawala itong malunggay, yung multi, yung calcium. So, yung pag-breeding, kasama na rin to. Then, pagka may budget, ito rin, ito pa rin. So, number one, hindi nawawala sa atin to, no? Sa breeding, sa training, sa mga stock bird. So, maintenance, pwede-pwede to. Hindi nawawala sa atin yan. So, kapag derby naman, mga kalapatids, meron tayong mga karagdagang vitamins dyan. So, ito, tulad itong cod liver, which is malakas sa vitamin A and D. Tapos, ito, mga antibiotics natin, yung mga salmostop. Tapos ayan, ibibigay rin tayo nitong selenium, no? So, Respigen 15. So, ito maganda to sa pooling, sa training, sa derby. Pwede rin to sa mga breeder, no? So, papainumin nyo yung kakathen. So, dire-diretso yung papainom hanggang sa umitlog sila. Ginagamit to sa mga mahihina yung similya. Then, ito, L-carni. Maganda rin. Pambawas taba sa mga sobrang tabang kalapati natin kapag training. Hanggang derby, ginagamit din natin to. Tapos, ito pa. Napakaganda sa pang-recover ng ibon pagka derby na o kaya training yan, Belgasol. Kaya lang medyo may kamahalan to, kung walang budget, pwede tayong gumamit nitong yan, electrogen na lang o electrolytes. So, kumpara dito, ito, alam ko, 150 ko nabili to, yung isang bote na to. Samantalang ito, 16 pesos lang, ilang gamit na yan. Ito kasi, isang kutsara, isang litro lang yung magagamit mo dito. So, ito, gumagamit din tayo ng Ballplex no, pagka derby, pwede rin pamalit dyan yung Supra Pills. Tapos ito mga kalapatid sa pandagdag din yan, wheat germ. So ito dextrose powder, gumagamit din tayo nito tuwing Sunday. So maganda rin to pang recovery katulad ng electrolytes. Sa mga gamot naman mga kalapatid, ito yung mga ilan sa mga gamot natin. So ito in and out, magandang pampurga. So ito kasi mas mura to kaya ito yung ginagamit natin, saka effective. So yan yung itsura niya sa loob. Ayan, kulay green siya. Ayan. Pabalik natin yung bulak. Tapos ito in and out, ay Cure Gold. Tapos ito, Cure Gold yan, pan kontra sa one eye cold sa mga respiratory disease. So ito, halos ito yung nagiging best friend natin kapag ka training dahil uso yung nagkaka one eye sa mga kalapate, no? Dahil nahahawa sila doon sa mga truck. Tapos ito, Amtil, pwede rin, maganda sa sipon, sa halak. Ayan, ako lagi amoxicillin, tylosin, Amtil 500. Ayan, so yan, nauubos na natin, no? So nagagamit din natin to. So pagbibigay nito, hatiin mo lang, then bibigay mo sa isang kalapate. So, kung may sakit yung kalapati nyo, bigyan nyo ng 5 to 7 days. Then, kung prevention naman, 3 to 5 days lang yung pagbibigay nito. So, maganda to sa sipon, halak. Sa kalapating may bulutong, ha, pwedeng-pwede rin to. Tapos, ito, Zito, ayan. Ito yung nilalagay natin ng mga kalapati pagka bumibili tayo. Joke lang. So, ito, Zisop, ginagamit to bilang binder ng mga powder supplements natin tulad ng mga calcium powder, saka iba pa mga vitamins na powder na hinahalo sa mga patuka. So lalagyan niyo to do sa patuka para dumikit yung mga powder, no. Then pwede niyo rin tong ihalo sa tubig para magsibling probiotics para sa mga kalapati natin. So basically mga kalapatids, ito yung mga ginagamit natin sa pang-araw-araw na pagkakalapati natin. So ito yung balunggay talaga yung pinaka the best natin diyan sa kaitong Power Wings. Hindi nawawala to. So yan lang yung mga basic na vitamins na kailangan ng mga kalapati natin. So basically mga kalapatids, ito lang yung ginagamit natin, no, sa mga kalapati natin sa mga pang-araw-araw. Yan yung mga basic na mga bitamina, gamot at supplements. So maraming gamot sa mga poultry supply katulad nito. May mahal, may mura. Pero depende lang yan mga kalapatids kung paano natin gagamitin yung mga vitamins na to. Halos lahat naman ng mga brand o lahat ng mga binibenta mga produkto is mga effective naman yan. So nasa sa atin na yan, paano natin didiscard yan yung paggamit sa kanila na maayos. Hindi naman natin kailangan gumastos ng mahal. Ang mahalaga, tamang training, tamang pagbibigay ng vitamins, tamang patuka, at tamang pag-aalaga sa mga kalapati natin. At tsaka, makukuha din natin yung gusto natin panalo. So that's it for today mga kalapatids. Shoutout muna tayo. At ito naman yung mga pa-shoutout natin galing sa YouTube at Facebook. Shoutout kay Alexis Estanislao. Shoutout kay GJ Santos ng UFC. Shoutout din kay Janel Tagaan. Shoutout din kay Zed Bacalinaw. Shoutout din po kay Rosalina Calison. Shoutout din kay Mark Jimwell Rason. Shoutout din po kay Roniel Lap. Shoutout din kay Payaso Love TV. Shoutout din po kay Julius Dave Tibayan. Shoutout din kay Arian Orapa at kay Adonis Teblor. Shoutout din kay Ray Alexis.
Shoutout din po kay Christopher De Villa. Shoutout din kay Ronel Concepcion. Shoutout din po kay Prince Kyle Virtucio. Shoutout din po kay Dan Luis. Shoutout din kay Super Mario Pigeon Pansir. Shoutout din po kay Jordan Gayon ng San Isidro. Shoutout din kay Ranzi Maravilla. Shoutout din kay Dwayne Datu. At sa anak po niya na si Chok at si Pogi from Pampanga. Shoutout din kay Eva Makaton. Shoutout din kay Jessel Epinado. Shoutout din kay Lambert Tumang. Shoutout din po kay Reggie Opiasa. Shoutout din kay Dory Jane Rebukyo ng Martin Law. Shoutout din po kay Apple Go at kay Kendrick Go. Shoutout din kay Dave Yanga. Shoutout din po kay Mark Daniel Trevino. Shoutout din kay Enrique Datu. Shoutout din po kay John Erwin Belbis. So yun muna mga kalapatid yung mga pa-shoutout natin today. Kung may tanong kayo, suggestion or mga pa-shoutout, comment lang kayo dito sa comment box sa YouTube. Or message nyo kami sa Facebook, search nyo lang po yung Madlalove TV. Huwag kalimutan mag-subscribe, hit nyo rin yung bell button para lagi updated sa mga bago natin videos. Maraming salamat sa panonood. Ingat!